12 ng Nobyembre, Martes, ang paggunita kay San Josefat, Obispo at Martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipagpalagay ng may katulong na nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa ang isa sa inyo. Anong sasabihin niya rito pagbalik nito galing sa bukid? Sasabihin kaya niya, 'Halika na't dumulog sa hapag.' Sa halip ay sasabihin niya, 'Ihanda mo ang aking pagkain, magbihis ka't pagsilbihan ako habang kumakain ako't uminom at saka ka na kumain at uminom. Dapat kaya kayong tumanaw ng utang na loob sa utusang iyon dahil ginawa nito ang iniutos? Gayun din naman sa inyo, pagkagawa niyo sa lahat ng iniutos sa inyo, sabihin niyo, 'Mga karaniwang utusan kami, ginawa lang namin ang dapat naming gawin.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, mga karaniwang utusan kami, ginawa lang namin ang dapat naming gawin. Sa harap ng kadakilaan ng Diyos, manliliit tayo, lalo na kung malalaman nating ang ugat ng kadakilaan niya ay pag-ibig. Kaya magbubunsod ang kamalayang nakababad sa realidad ng Diyos sa pagtupad sa kanyang kalooban na punong-puno ng kagalakan, pasasalamat at pagpupuri dahil ang Diyos ay Diyos at nilikha niya tayo at tinawag sa pag-iral ayon sa kanyang plano. Ang maging tao lamang ngunit magkaroon ng bahagi sa kanyang disenyo ay napakahalagang handog. Kaya't kusang bubukal ang paglilingkod na walang hinihintay na kapalit, maliban na lang sa pagpapalang may pagpatuloy ang ginagawang paglilingkod. Kaibang kaiba ito sa kultura ng entitlement, isang pananaw na dapat espesyal ang trato ng kapwa sa kanya. Bigyan ng madaling trabaho at mataas na sweldo, huwag pagagalitan at laging pupurihin. Pagsasagawa, nagalit ka na ba sa Diyos dahil hindi ibinigay ang iyong hinihiling? Balikan mo ang mga pagkakataong iyon at isuko sa Kanya ang pananalig na higit niyang nalalaman kung ano ang mabuti para sa iyo. Thank you.